Bago natin tirahin ng napakainit at maangas na video na to, hambalusin mo muna ang like at subscribe button para lalo pa akong ganaan. I know, right? Bilangin nyo. I-post nyo, tapos bilangin nyo kung kaya nyo, ha? Hard work pays off, man. Hard work pays. See? That's why you have to focus on your grind and purpose. Ito, ay ang pera na hawak ko pa lang. O, ito pa lang yung mga perang hawak ko. Paano pa yung nasa bangko? Paano pa yung nasa negosyo? Paano pa yung nasa YouTube? Ha? Hawak pa lang to. See? Tinkinita ako just for today, man. Just for fucking today. See? That's why you have to work hard. Okay? Fuck bitches, man. Ano man loyal? Mas unahin mo yun kaysa dito. Ha? Ang isang lalaki na naghahabol sa babae o nag-chase sa isang women o sa women, mauubusan ng pera. Pero ang isang lalaki na ang chinichase o inahabol ay pera, hindi mauubusan ng babae. Okay? Kuha niyo na? Ha? Flex? Oh, yeah. Yan, no? Para ma-inspire kayo. Alam ko, pakiramdam na nakakulong sa bahay. Walang trabaho. Lalo na yung mga hindi makapag-abroad ngayon. O, di ba? Mga seaman dyan. O, yung mga hindi makasampa kahit sa aeroplano. Ayan, o. Ha? Brain. Not this one. Brain. See that? Mas marami pa sana yan dati. Kung inuna ko lang yung mga dapat kong unahin. Kaso nagkamali ako ng mga priorities ko, kaya yung iba nawala. Ha? Kaya yung iba nawala. Yun ang rason kung bakit ang dami kong pagkakamali. Ang daming nawalang pera sa akin dahil sa mga pagkakamali ko noon. Kaya itinitama ko ang mga pag-iisip ninyo. Kaya ikinukwento ko sa inyo pati ang mga storya ng buhay ko, kung paano nangyari ito, paano wag maulit sa inyo, paano nyo ma-prevent na hindi mangyari. Dahil prevention is always better than cure. Handaan yan. Okay? So, ang topic natin ngayon, by the way, it's the boss, Josh A. Wolf. Till time, guys. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ka makakakuha ng pang-start ng business mo. Yan ay sobrang easy. Why? I have two options for you, okay? The first option is by you o ikaw ay maghanap o magtrabaho muna, maging empleyado sa una, aralin ang trabaho na to hanggang sa makaipon ng pera para masimulan mo ang negosyo mo. Pangalawa, okay? Ay walang iba, kundi wala ka talagang choice, mangutang ka sa tao o sa bangko, okay? Pero, hindi ko may advice sa inyo na magiging magandang option o advice sa inyo na gawin ng isang yung pangalawang option, which is yung pangungutang sa tao o sa bangko. Why? Yan nga ang rason. Ito kasi ang rason kung bakit gusto kong magkaroon kayo ng negosyo ninyo at mahanap niyo yung purpose ninyo. Okay? Ang rason kung bakit gusto ko yon na mangyari sa buhay ninyo eh dahil ayoko nga na makaramdam o makaranas na kayo ng makaranas pa kayo ng stress, okay? Dahil napaka-stressful ng mga pinagdadaanan natin lalo na ngayon, right? Lalo na 'yung mga nasa breakup, 'yung mga depressed,
yung mga walang trabaho, gustong kumilos pero hindi magawa, right? Tapos ang karamihan pa ngayon, ha, ng mga tao, hindi alam kung anong mangyari sa future nila, right? Kaya nga gusto ko mahanap niyo yung purpose ninyo. Gusto ko mahanap ninyo yung magkaroon kayo ng business. Instead na nakatutok kayo, okay? Nakatutok kayo sa isang bagay na iniisip ninyo na balang araw ay malulunasan na, which is nga yung COVID-19. Nakatutok kayo dyan, dadating bang araw, makapag-apply na ba ako ng trabaho ulit? Actually, napakaraming trabaho, okay? Napakaraming home base dyan na trabaho. Hanapin nyo lang sa internet, makakakita kayo, okay? At kaya nasabi ko sa inyo, ang rason kung bakit gusto kong simulan ninyo to, eh dahil ayokong ma-stress kayo. At pag sinubukan ninyo na mangutang sa tao, lalong-lalo na sa bangko, hindi ito makakatulong sa mental health ninyo. Why? Dahil, simple, instead na yung kinikita ng pera na yun, o kinikita ng negosyo na inumpisa mo na galing sa utang, eh mapupunta na kaagad sa negosyo mo para mag-grow to na mas mabilis at mag-grow na maayos. Hindi ngayon mangyayari ito ng ganung klase way o tamang way. Why? Dahil yung kikitain mo sa negosyo na yan, sa umpisa, lahat yun mapupunta lang sa pagbabayad ng utang. Dahil kailangan mo ibalik yun, hindi mo naman pera yun, di ba? So kailangan mo ibalik yun. At higit sa lahat, yung ibabalik mo, may interest na. So ang sakit sa ulo nun, buwan-buwan yun. Isipin mo yun, di pa dyan, linggo-linggo pa, di ba? Mga Bombay 5-6, o araw-araw yan, o di ba? Isipin mo, kung gusto mag-start ng mini sari-sari store, tapos ang gagawin sa inyo nagpautang sa iyo, sisingiling ka araw-araw. So pressured kang kumita ng kumita araw-araw. Niwala kang peace of mind. Oo nga, nawala na nga yung scenario na o situation na wala ka nang boss o na meron kang boss. Pero putang ina, meron mang palaging nag-check sa iyo ng update tungkol sa sahod mo. O di ba? Dati pag nasa sales ka, ang i-check sa iyo na update ng boss mo yung sales mo. Ngayon, sino-check pa rin yung sales mo, kasama na din pati yung pay mo. O, di ba? Ang sakit sa ulo. Instead na meron ka sanang peace of mind dahil may negosyo ka na nga, pwede na sanang i-manage mo na lang na maayos. At ang tendency pa nito, ang laki pang possibility nito na ito ay bumagsak. Why? Dahil nga yung kita mo na sana dun napapasok, dahil oras nga ang binibili mo. Tandaan nyo guys, pag nag-negosyo kayo, napaka-importante ng time. Okay? Napaka-importante ng time. Lalo na yung pumapasok na pera, hindi po pwedeng puro outcome, hindi po pwedeng palabas lang. Okay? Hindi po pwedeng puro bibili ka lang ng pampuhunan mo, bibili ka ng pandagdag doon sa ganito, pang-improve ng negosyo mo, o pambili ng items. Kailangan may kinikita ka. Paano ka ngayon kikita sa umpisa kung galing sa utang yung ano mo? Galing sa utang yung pinangkapital mo doon. So lahat ng papasok doon, mapupunta rin doon sa ipangbabayad mo. So zero ka ng ilang buwan. So ang tendency niyan, instead na kumikita ka na sana para na-enjoy mo yung pera mo, o let's say, isa pang stupidity, huwag nyo gagamitin. Kung ang business nyo ay nag-uumpisa pa lang, huwag ninyong iisipin na pwede nyo na kaagad gamitin yung perang papasok dyan, lalo na kung galing sa utang. Dahil gaya na sabi ko sa inyo, dedikado yan, yung utang na yan. Dedikado o dedicated yan para dun sa babayaran mo. Okay, yung business na yan, dedikado yung kita niyan para dun sa utang mo. Lalo na't may interest ito. Ganun kasakit sa ulo yan. Kaya malaking problema na mangungutang ka para sa isang negosyo. May stress ka lang. Maling decision yan. Kaya huwag niyong gawin. Pero kung wala ka na lang yung choice, gusto nyo, bahala kayo, subukan nyo. Tignan nyo kung gano'ng kasakit sa ulo. Dati ko nang sinubukan yan. Yung pangungutang na yan, masakit yan sa ulo. Sobrang sakit sa ulo. Hindi ka matatahimik. Ang kas kinasamaan pa niyan, baka magkaroon ka pa ng bad credit sa bangko. Bakit bad credit? Baka hindi mabayaran. Dahil baka mabankrupt lang yung negosyo mo. Gusto mo ba yun? Ganyan? Ha? Ganun mangyari sa negosyo mo? Siyempre, hindi. Paghihirapan mo yung pera na yun, tapos iuwi mo lang sa ganun, katarantaduhan yun. Sobrang laking katarantaduhan yun. Okay? Ang dapat mong gawin, ang best way, is paghirapan mo yung pera. Guys, walang easy way. Okay? Walang easy way sa mundo. Kaya ako sinasabing easy, dahil madali lang to talaga. Easy! Okay? Madali lang to talaga kung gagawin ninyo yung tama. Kung dadaanan ninyo yung tamang ruta. Okay? Hindi yung palpak na ruta, which is yung pangungutang nga. Okay? Ang dapat ninyong gawin ay walang iba kundi paghirapan ninyo yung pera. Okay? Let's say, kung empleyado mo, magtrabaho ka muna. Tapos, mag-project ka kung kailan yung
time na tingin mo na may ipon mo yung pera pang umpisa ng negosyo yun, alamin mo na kaagad kung magkano yung ganun, o diba? At ang isa pa sa pinakamaganda habang nagtatrabaho ka, ito ang tip ko na to sa inyo. Kung mag-uumpisa ka ng negosyo at malaki na yung pera mo, kunyari, hindi mo naman kailangan na mag-ipon pa kasi may naipon ka na, may hawak ka na ngayon, lalas mga OFW, di ba? Yung bagay na sisimulan ninyong negosyo, siguraduhin ninyo na passionate kayo doon, okay, gusto nyo yun, at higit sa lahat, alam ninyo yung papasukin ninyo. Example, kunyari, nagtrabaho ka sa isang bake shop o isang bakery, di ba? Bakery, nagtrabaho ka sa isang bakery. Oh, tapos ngayon, nakaipon ka na sa tagal ng pagtatrabaho mo doon, meron ka ng pera. Tingin mo, kaya mo na mag-start ng maliit na bakery. Hindi man kasi laki nung tinong dati pinasukan mo na bakery o pinatrabaho mo na bakery. Pero kaya mo na mag-start ngayon kahit maliit. Oh, kung yun ang iniisip mong gawin, kung yun ang iniisip mong gawin, magkaroon ng negosyo, yun ang tamang desisyon na gawin mo. Simulan mo yung isang negosyo na matagal mo nang ginawa. Kumbaga, gamay mo yung inset out, di ba? Tapos nakita mo yung amo mo, paano niya minamarket yung sarili niya, paano siya nagkakaroon ng mga kliyente niya o mga customers niya, di ba? Alam mo kung paano ang pagpapatakbo ng negosyo na yun. Hindi yung putanginan. Nagtrabaho ka ng ilang taon na seaman sa barko o sa karagatan. Tapos pagka nung time na gusto mo na magtayo ng negosyo, nagtayo ka ng coffee shop. Ano ba yung naalam mo dun? Unang-una, hindi ka masyado, wala pang alam sa business. Number one, okay? Kung wala kang alam sa business, ang dapat mong gawin, mag-seminar ka. Masok ka ng mga seminar, mga training. Kailangan may alam ka sa negosyo. Huwag ninyong sayangin yung pera ninyo. Sayang ang pera, guys. Hindi yung parang mga karamihan sa probinsya na mga nagninegosyo. Mga kilala ko, mga kamag-anak ko pa nga iba. Nagninegosyo sila. Ha? Nagninegosyo sila ng alam ko, yung pinapasok na dahil tingin lang nila cool. Okay? Kaya karamihan sa negosyo nila, laga pa. Okay? Kaya ang number one thing na lagi iligay sa utak nyo pagdating sa pag-uumpisa ng negosyo, ipumasok ka dun sa isang negosyo na alam mo na. Okay? Maganda nga kung ang negosyo na to ay dati ng trabaho. Okay? Dahil gamay mo yung ins and outs. Tapos, kung wala ka alam, magpumasok ka sa seminar para maintindihan mo ito. Okay? Pero kailangan mo muna itong maranasan. Okay? Like, sample, ha? Gusto mong pumasok sa cellphone business sa Green Hills. So, magkaroon ng pwesto doon. Bago ka pumunta doon, o bago ka magkaroon ng pwesto doon, magtayo ng pwesto doon, kailangan may tamang knowledge ka muna doon. Baka kailangan mo munang mag-trabaho at least mga 3 months o 4 or 5 months para ma-master mo muna yung pagpapatakbo ng business bago ka pumasok doon. Huwag mong papasukin ng isang business na wala kang alam. Kumbaga, huwag kang pupunta sa isang lugar na wala kang kaalam-alam o idea kung anong meron doon. Pag ginawa mo yun, kastupiduhan yun. Masusunog lang ang pera mo. So, umpisa lang siya, okay? Mas katagalan, babagsak na. Okay? Lahat ng bagay sa mundo pinaghihirapan. Walang madali dito. Okay? Kaya kailangan maintindihan ninyo na ang mga easy way na yan, easy route na yan, may kabayaran na malaki yan. Kaya pag nangutang ka, mas magiging masakit ang ulo mo, maniwala ka pa sa akin, mas malaki ang chance na bumagsak ang negosyo mo. Okay? May mga magagaling na nagagawa nilang mapalaki yan, pero malaki din kasi yung kapital na nangutang nila. Pero pag ang kapital na makukuha mo ay maliit lang, hindi kalakihan ng kapital, delikado yun. Napaka-delikado na kung ilang milyon yan. So meron kang pansalo. Diba? Pwede mong gamitin yung iba dito, pwede mong gamitin yung iba dito. Tapos kikita ka ng dalawa. So since times 2 yung kita mo, pag minat mo, meron ka ng pambayad dun sa utang mo dun sa dalawang yon, may matitira sa'yo kasi double barrel. Pero pagka single lang yung barrel mo, isa lang yung utang ng source of income mo pagdating sa business, tapos galing pa sa utang, delikado yon man. Sobrang delikado yon. Okay? Kaya tandaan nyo, pasukin ninyo yung negosyo na alam na ninyo. Umiwas kayo sa utang. Umiwas kayo sa utang. Kung ngayon umiwas kayo sa utang, alamin ninyo muna yung negosyo na ito. Kung kinakailangan magtrabaho ka muna para sa negosyo na ito, para maipon mo yung pera na yon, tapos magamit mo yung pera na yon pang umpisa sa negosyo na saan sure ka. Dahil alam mo to, may passion ka dito. Okay? Kailangan paghirapan yung mga bagay na yan. Okay? At higit sa lahat, ingatan mo yung negosyo mo o yung magiging desisyon mo. Dahil sa isang maling desisyon, isang maling desisyon, utang ina, nasabi ko sa'yo, sunog ang pera mo. Maniwala ka sa akin. Okay? Kaya laging tandaan, pagpayaman, unahin niyo sarili, at sumibak na maraming puta yo. Peace!
I appreciate the love. Like, comment, subscribe. Holla back.